tayong lahat. Si Jesucristo na buhay na naging sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagkirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuri mga hirang sa iyong nagkiriwang. At tayong lahat, si Jesucristo'y nabulay na naiyak sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang sa pagkabuhay ng aming Panginoong nagtagumpay, kami pagindapating makapakinabang sa ligaya ng kanyang dulot na kaligtasan, ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Grego ng mabuting balita. Tungkol sa Panginoong Hesus, sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon, at nakita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo nang kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. Isang taong singkad silang
na naltiri roon kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao at doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko, yaong mga bansang sa iyo'y sasama. Aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonia. Ibibilang ko rin yaong Pilistiya, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Akin ko'y pakuluan ng kabinang sa aking pawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kaming pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo nang tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa at nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Mainit po ang panahon, kaya batiin niyo din po ang inyong katabi ng magandang tanghali. Ano po? Mga kapatid, kung titingnan po natin dito po sa ating bansa, karamihan po ng mga Pilipino ay Katoliko. O masasabi natin karamihan sa atin ay hindi lamang Katoliko, ngunit isa ding Kristiyano. Marami sa atin ang Katoliko, marami sa atin ang Kristiyano. Kung tutuusin po, madali po ang maging isang Kristiyano. Madali po ang maging isang Katoliko. Paano? Magpabinyag ka lang. Tanggapin mo ang sakramento ng binyag. Maniwala ka na si Jesus ay Diyos. Ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay Katoliko. Madaling magpaka-Kristiyano, ngunit mahirap maging tunay na Kristiyano. Uulitin ko po. Madaling maging Kristiyano, madaling maging Katoliko, pero mahirap maging tunay na Kristiyano. Sa atin pong unang pagbasang napakinggan po natin ang kwento ng mga unang Kristiyano. At sa kwento ng mga unang Kristiyano, hindi po naging madali ang kanilang buhay, hindi po na naging madali ang pangikayat nila upang ang mga tao ng mga panahong iyon maniwala kay Kristo. Marami silang pag-uusig na hinarap. Maraming mga tao ang tumanggi sa kanila. Maraming tao ang tumalikod sa kanila. Pero nababanggit sa ating unang pagbasa para sa araw na ito, na unti-unti na silang dumarami. Unti-unti na ang sumasapi sa kanila. Bakit po kaya? Hindi lang dahil magaling silang magpahayag, hindi lang dahil magaling silang magsalita, kundi nung mga panahon na yon, dumadami ang mga Kristiyano at sumusunod kay Jesus dahil nagiging buhay na saksi sila ng Panginoon. Mga kapatid, yan po ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano. Huwag lang tayong maging magaling sa pananalita. Huwag lang tayong magaling sa pagpapahayag ng gawa ng Panginoon. Bagkus, kung ang buhay natin ay mga saksi kay Jesus Nazareno, tayo ay makapanghihikayat ng iba na tunay na maniwala kay Jesus. Hindi sapat ang pananalita, hindi sapat ang pagpapahayag, kundi ang buhay natin ay maging buhay na saksi ng pagsunod sa Panginoon. Alam niyo po, meron pong isang pag-aaral na kung saan sinasabi daw po kung bakit kahit papano umuunti ang mga nagiging Katoliko sa Pilipinas. At sabi dun sa pag-aaral na iyon, ang pinakadahilan daw po kung bakit umaalis sa pagiging Katoliko, lalong-lalo na ang mga kabataan, ay hindi naman dahil boring yung misa, hindi lang dahil boring yung pari, hindi dahil walang sigla yung pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Pero alam niyo po kung ano ang pinakadahilan kung bakit ang iba ay tumatalikod sa pagiging Katoliko o Kristiyano? Sabi po doon, umuunti po o nawawala ang pagiging mabuting halimbawa bilang mga Kristiyano at Katoliko. Young people nowadays are looking for genuine or authentic Catholics. Kaya siguro napakalaking hamon po yun para sa ating lahat na kung gusto natin makahikayat ng iba at mapakilala si Jesus sa iba, hindi lang tayo basta magaling magsalita, kundi makita sa ating pagkilos at paggawa na buhay ang Panginoon. At paano natin magagawa ang mga bagay na yon? Sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, matuto tayong makinig
sa tinig ng mabuting pastol. Dahil ang tinig ng mabuting pastol ang magpapaalala sa atin na dapat tayong kumilos ng mabuti, kumilos ng kaaya-aya, at kumilos ng naayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, magandang pagnilayan, magandang tingnan, yung buhay po ba natin ay buhay na saksi sa pagsunod sa Panginoon? O magaling lang tayong magsabing, sumusunod ako kay Jesus, nananampalataya ako kay Jesus, tuwing Biyernes, nasa simbahan ako ng Quiapo, araw-araw, nagdarasal ako. Pero huwag nawa manatili sa pananalita. Makita sa ating pagkilos at paggawa, at ito ay magagampanan lang natin kung mananatili tayo kay Jesus. Kung ating pakikinggan ang tinig ng mahal na Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, nawa ipanalangin natin na ang buhay natin ay buhay na saksi ni Jesus, at manatili tayong pakinggan ang tinig ni Jesus na magdadala sa atin sa tamang landas. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang mga tupang kabilang sa kanyang kawan. Manatili tayo sa Ama taglayang pagtitiwala na hindi tayo mawawalay sa kanyang pangangalaga. Ang ating panalangin, Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mga tunay na pastol sa pamamagitan ng pag-akay sa kanilang kawan sa luntiang pastulan. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga nalihis sa landas ng kabutihan, naway maakay pabalik sa kawan ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang maglingkod sa pamilya ng Diyos sa isang natatanging paraan. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga may sakit, naway maranasan ang kabutihan ng mabuting pastol sa pamamagitan ng mapagmahal na pangangalaga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga namayapa, naway akayin ni Kristo ang mabuting pastol upang sila ay makarating ng ligtas sa tahanang walang hanggan. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang aming mga panalangin. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa paraang ikaw ang higit na nakababatid. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pun sapagkat ako'y inipas, mga kaaway di mag-uma matuwa nila sa didingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng
bayang naghihimang. Tunan mong bigay ang alak at tinapay at loob ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhin ng aming ligayang walang maliw sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay kasangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang pige. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Makakasama mo ako
hanggang sa wakas. May silang takot, dusas at iyong lumad. Sunog iyong iyosan. Alam kong mayroon pa ngayon. Inalunyat, inaki ang kamatayan. Kung nasan ang iyong luha sa mata at magsa, manalig kang buhay mo. Natawakan aking kagiliran, naiiri mo yung isuot sa butas ng kamay. Kapayapaan at iyon ang tanggapin. Huwag ka nang mag alinlangan. Alam kong buhay ang Panginoon. Inalunyat, inami ang kamatayan. Nasaan ang iyong luha sa mata at magsaya, manalig kang buhay ang Panginoon. Announcement: mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagdalaw ng Birhen ng Antipolo sa Poong Jesus Nazareno ng Quiapo. Inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo't higit ang mga deboto ng Mahal na Birhen Maria na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap ng 10 ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rupino Sescon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024. At ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Most Reverend Ruperto Santos, Obispo ng Antipolo, at susundan ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa ipagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal
ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Thank you.